Magandang umaga po sa ating lahat. Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to. Mobile Legends, Messenger, Facebook at telenovela. Paboritong libangan, lalo ng mga bata. Aktibong gawain, unti-unting nawawala. Pag-asa ng bayan, paano na kaya? Dumating na naman ang buwan ng Hulyo at ating ipinagdiriwang ang buwan ng nutrisyon na may temang kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to. Ito ay humihikayat na pahalagahan ng kalusugan at tatagan ang oras para sa aktibong gawain. Ito ay pinapahiwatig mula sa logo ng tema ngayong taon. Ang dahon ay tumutukoy sa pagkamit ng balansing kalusugan sa pamamagitan ng healthy diet at ang taong gumagalaw naman ay sa physical activity iniuugnay. Ito ay pinangungunahan ng National Nutrition Council o NNC ayon sa Presidential Decree No. 491 on Nutrition Acts of the Philippines. Kailangan nating dagdagan ang oras para sa paggawa ng physical activity dahil ito ang proteksyon natin mula sa mga sakit na gaya ng type 2 diabetes, heart disease, hypertension, obesity at chronic disorders. Ang physical activity ang siyang sumusuporta sa layuning maitaguyod ng kabutihan, masiguradong malusog na pangangatawan, kagalingan at kapakanan ng lahat, anuman ang ating edad. Marami sa atin ang nahuhumaling sa panonood ng teleserye, paglalaro ng online games, paggamit ng Facebook at Messenger at iba pang social media application. Dahil sa pagkahumaling natin sa mga ganitong gawain, nakakaligtaan na natin ang kahalagahan ng aktibong gawain. Mas matagal na tayong nakaupo o nakahilata. Itong gawain na ito ay tinatawag nating sedentary behavior, ang pumipigil para maging physically active tayo araw-araw. Ano nga ba ang physical activity? Ano-ano ang magandang naitutulot nito sa atin? Ano-ano ang iba't ibang uri ng physical activity at paano ito makatutulong sa bawat Pinoy para magkaroon ng magandang kalusugan? Ang physical activity gaya ng paglalakad, pagtakbo, sports, yoga o zumba o kahit mga gawain bahay tulad ng paglilinis, pagtatanim ay nakapagpagalaw ng ating katawan gawa ng ating skeletal muscle. Ang physical activity ang siyang sumusuporta sa layunin, maitaguyod ang malusog na pangangatawan. Ilan sa mga uri nito ay aerobic, muscle strengthening, bone strengthening at stretching. Ang aerobic activity gaya ng paglalakad o gawain bahay tulad ng paglilinis, pag-iigip o pag-aayos ng mga gamit ay pwedeng gawin araw-araw, samantalang ang iba ay pwedeng gawin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kasabay ng physical activity ay ang healthy diet. Ito dapat ay laging magsama upang mapanatili ang normal na body mass index. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain at pagiging aktibo ang siyang tutulong upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa Pinggang Pinoy na siyang gabay natin sa pagkain ng dapat natin kainin, ang isang kainan ay binubuo ng go, gaya ng kanin at tinapay, glow, gaya ng prutas at gulay, at grow foods, gaya ng isda, karne at itlog. Ugaliin din ang pag-inom ng tubig hanggang 8 beses o higit pa. Subalit marami man ang ating gabay para sa mga gawain na nakatutulong sa ating kalusugan, marami pa rin ang hadlang para hindi ito magawa. Una na dito ang personal na rason na siyang hadlang sa aktibong gawain gaya ng kawalan ng oras, abala, pagkainip, walang suporta sa magulang at kaibigan, magastos at kawalan ng layunin. Bukod sa personal na rason, ay mayroon ding hadlang sa paligid gaya ng kakulangan sa programang pangkalusugan, malayo ang mga parke, walang maayos na lugar para magbisikleta, magjogging o mag-exercise. Ngunit walang problema ang walang solusyon. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Lagi dapat nating simulan sa sarili ang kagustuhan na maging malusog at aktibo. Pwede nating gawin ang mga aktibong gawain gaya ng paglalakad at gawain bahay araw-araw.
Bilang individual, marami tayong magagawang aksyon para maipalaganap ang healthy diet. Katulong din natin ang ating komunidad, paaralan at local government sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga polisiya para maipalaganap ang mga ganitong gawain. Para naman sa mga aktibong gawain, ikayatin natin ang ating pamilya na sabay-sabay gumawa ng gawain bahay, bawasan ang paglalaro ng online games at panonood ng television. Ikayatin maglaro ng outdoor games gaya ng luksong tinig, sipa o patintero. Ikayatin ang mga estudyante na maglakad papunta at pag-uwi ng bahay at maglaan ng kahit ilang minutong physical activity para sa mga empleyado. Simulan na natin ang pagpapalaganap ng wastong nutrisyon at aktibong gawain sa murang edad. Tara na at suportahan ang kampanya ng Department of Health, ang Pilipinas Go for Health. Go smoke free, go slow sa tagay, go sustansya at go sigla. Tara na at palaganapin ang pagkakaroon ng wastong kalusugan at aktibong kinabukasan dulot ng sapat at tamang nutrisyon. Maraming salamat po.